Banal na Diyos at takilang Ama, Ikaw na may likha ng lahat ng bagay namin nakikita at tinakikita. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man, Diyos na hindi nagbabago. Diyos na matulungin at handang tumulong sa lahat ng panahon. Diyos na nagpapagaling ng lahat ng makaramdaman. Diyos na nagkakalob ng lahat ng aming kailangan sa araw-araw. Muli, sa gabi nito sa dakong ito, samot na langin namin na kami maling samahan. Iunat yung pagpala at mapaghimalang kamay at abutin ang lahat ng aming pangailangan. Ang may makaramdaman ay pagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng kahilingang itataas kayo na itugunin sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo po ang impapawi. Pagpalain ang lahat na makikinig ng iyong mabuting balita. Pagpalain kaming lahat upang kami makatawid sa buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Thank you.
Purihin, purihin ang Panginoon. Our gospel reading will be taken from the gospel according to Matthew, chapter 18, verses 18 to 20. Jesus said, "I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there am I with them." Purihin ang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita buhat sa ating Panginoon. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Kumusta na kayo? Totoo? Okay, makinig kayo bago tayong patuloy. Ito po ay magandang paalala.
Sa darating na linggo, August 19 to 20, ay pagdiriwang natin na 16th na anibersaryo ng gawain ni El Shaddai doon sa Quirino Grandstand, Lonita. Magsisimula ang ating pagdiriwang sa ganap ni Kap ng hapon, araw ng Sabado, August 19, hanggang sa kinabukasan, araw ng Linggo, August 20. Magdamagang pagpupuri, pasasalamat at pakikinig ng mabuting balita at pananalangin para masumpungan ang wastong solusyon sa kaguluhan sa Mindanao. Ang mabuting balita na ating pagninilayan magdamag ay tungkol sa 16 na taong siksik liglig umaapaw na biyaya ni El Shaddai. Naniniwala ba kayo ron? So the healing message will be all about El Shaddai's 16 years of grace overflowing. Sabihin nyo nga, grace overflowing. Kaya maghanda at magdala ang lahat na dadalo ng mga sumusunod. Una, 16 na prayer request. Isulat ito sa isang long band paper at sa likod ng long band paper na sinulatan ninyo ng inyong prayer request ay mag-drawing ng drawing kamay ninyo ng malaking cross. At doon sa magkabilang balikat ng cross ay ilambitin ninyo ang drawing ng mga taong ibig ninyong pagalingin, akayin, pagpalain, at baguhin ng Panginoong Hesukristo. At isulat ang kanilang mga pangalan doon sa katawan ng cross. Laparan ninyo ang katawan ng cross na drawing para maisulat doon ang mga pangalan ng mga taong inilambitin ninyo sa balikat ng cross. At tandaan nyo, drawing kamay ninyo ang kailangan. At sulat kamay ninyo. Huwag yung mga Xerox copy o ano pa man dyan ang inyong gamitin. Isilid ang prayer request ninyo sa puting sobre at lakipan ng binhing alay pasasalamat. Miracle seed of faith offering para sa biyayang umaapaw nang tayo'y makatulong sa kalulutas ng kaguluhan sa Mindanao. Isulat sa labas ng sobre ng ang buo ninyong pangalan at address at pangalan ng nanay sapagkat may birthday raffle regalo ang inyong punong lingkod para sa inyo. At malaking regalo ito. Malay nyo, prayer request nyo ang mabunot ko. Gagawin nyo ba ito? Sinong gagawa sa kamay? Naku, maraming regalo yan. Pangalawa, magdala ang lahat ng mga inihaw na isda at tinapay para sa ating breakfast salo-salo sa umaga ng Linggo, August 20. Pagkatapos ng healing message tungkol sa biyayang umaapaw. Fasting and prayer tayo sa magdamag para sa kalulutas ng kaguluhan sa Mindanao at para sa ating 16 na prayer request. Narinig niyo ba yun? So walang litson ngayon. Lilitsunin natin ngayon ang Diablo sa pamagitan ng ating prayer and fasting magdamag sa August 19 to 20. At siya yun, malulutas ang suliranin sa Mindanao. Pangatlo, magdala kayo ng maraming boting El Shaddai Joyful Water. Joyful Water, ha, yan ang negosyo ko eh. At ang inyong payong, kung maaari, yung milinyong payong ng El Shaddai Co-op. Magdala rin ng 3 kandila, transistor radio at baka kayo mapwesto sa taftabi nyo at mga bagong akay panauhin para higit tayong pagpalain. Purihin natin ang Panginoon. Ang lahat na ibig makaranas ng biyayang umaapaw ay inaanyayahan kong dumalo sa Lunita sa August 1920 maging kayong mga nandyan lang sa telebisyon. Sa 16 na magdamagang pagdiriwang at panalangin ng mga taong kinasihan ng biyayang ito. Malinaw ho ba? Now, all hail King Jesus.
Yeah.
Na naparito dahil kay Kristo. Tatanungin ko kayo, si Kristo ba ang inyong ipinarito? Kayo ba'y naniniwalang kasama natin si Jesus ngayon? Meron ba kayong kasamang dalawa? Meron? Siguruhin yung mayroon kayo, ha? Huwag kayong manghihiram. Okay, tapikin niyo yung balikat ng kasama niyo. Sabihin mo, ikaw ay aking. Hallelujah. Yung walang kasama, pagantay kayo, may sasabihin ako sa inyo mamaya. Handa na ba kayo? Okay, tasangin yung dalawang kamay. Tahimik kayo sa pagkatulit. Tingko po, ito po ay kung natatandaan ko, pang-apat ko nang binalikan ang aral na ito. Subalit sa tuwing ito'y aking babalikan, may bagong pangitain ipinakikita sa akin ng Panginoon at ngayon ay napakahalaga. Makikita natin at masasalamin natin ang buhay natin sa kasalukuyan at buhat ngayon, walang sino mang sisisihin ng Diyos. Narinig niyo ba yan? Okay, ayon sa Matthew 18:20, sinabi ng Panginoong Kristo, sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay, sa inyong pananalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Naniwala ba kayo doon? Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroroon akong kasama nila. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In English, it says, Jesus said, I tell you the truth, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be lost in heaven. Again, I tell you that if two of you on earth agree about anything you ask for, it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three are gathered in my name, there I am with them. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Kasangamay niyo, tatanungin ko kayo, Alam niyo ba ang katotohanan ng ibig ipabatid sa atin ng Panginoon sa aral na ito? Hindi ba? Gusto niyong malaman? Paniniwalaan niyo? Sabihin niyo, Panginoon, mangusap po kayo. Nakikinig ang inyong mga lingkod. Totoo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, this is a statement of fact. Ito po ay pahayag ng katotohanan. At ito po ay galing sa bibig ng Diyos. Galing sa bibig ng Panginoong Hesukristo. At sabi sa aklat ni Propeta Jeremias, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita upang magkaroon ng katuparan ang lahat ng iyon. Binabantayan ng Diyos ang kanyang salita. Kaya ngayong gabi, binabantayan ng Diyos ang kanyang salita upang sa taong makikinig, mananalig at mananampalataya, magkatotoo ang salitang ito. Narinig niyo ba yun? Kayo ba'y umaasang magkakatotoo ang mabuting balitang ito sa buhay niyo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos.
Nasa kamay niyo. Kayo ba may tatlong kahilingang ginawa? May ipinangako ba kayo sa Diyos? Kadalasan ang narinig kong pangako, magpapatotoo. Napakahina naman yan. Ang ibig ng Diyos ay yung magbagong buhay tayo. Ipangako niyong kayo magbabagong buhay, kayo'y sasamahan ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niyo. Sabihin niyo, Panginoon, kapag ang tatlong kahilingan ko ngayon ay yung tugunin, tsak yun, ako'y magbabagong buhay. Ito, oh? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Una, ibig sabihin ng talatang 18 na sinabi ng Panginoon, anumang ipagbawal ninyo sa lupa o anumang ipahintulot nyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit o ipagbawal doon. Ibig sabihin, anumang ibigin natin, hindi sasaklawan ng Diyos. Narinig niyo yan? Anumang ibig natin, hindi sasaklawan ng Diyos. Kung ibig nyong maging sira-sira, magiging sira-sira kayo. Kung ayaw nyong magbagong buhay, kahit balik kayo ng balik dito, walang magagawa ang Diyos. Subalit kapag inibig nyong magbagong buhay, sasamahan kayo ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang ibig sabihin ito, ibinigay na sa atin ng Diyos ang kapangyarihang magpasya o gumawa ng anumang bagay na ibig nating mangyari sa ating buhay ngayon. God has given us the power to bind and to loose. Ibig sabihin, kapangyarihang magpalaya sa ating kalagayan ngayon o kapangyarihang manatili tayo sa kalagayan natin. Anong gusto niyo? Manatili kayo sa kalagayang nakasimangot o lumaya kayo roon at lumipat kayo sa buhay na laging bungis-ngis? Anong pipiliin niyo? Anong gusto niyo gawin? Malungkot o masaya? Anong gusto niyo maging mahirap o mayaman? Hallelujah! Basta sa yaman. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ano gusto niyo mangyari sa buhay niyo? Pumangit o gumapong tulad ni? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Nakikinig pa kayo? And so, whatever we want to happen in our lives is our decision. We are what we have decided to become to be. You are what you have decided to become to be. Ikaw ay ikaw dahil iyan ang pinili mong buhay. Malinaw ho ba? In short, life is what you make it. If you want to make your life miserable, you can have it. Di ka sasaklawan ng Panginoon. Bagamat ibig niya ng isang buhay na ganap at kasiyasya, kung ibig mo noon, kung ayaw mo noon, di ka sasaklawan ng Panginoon. So, pili natin, decision natin, ang buhay na ibig natin. Amen? Sabihin mo sa kasama mo, tandaan mo ito. Life is what you make it. Kung anong ibig mo, papayagan ng Panginoong Hesukristo. Anong sagot niya? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya kung ano man nangyayari sa ating buhay, huwag na tayong magtuturo kahit kanino. Huwag na nating ituturo ang nanay at tatay natin. Kasi si nanay, ganun eh. Kaya ako ganito. Kasi si nanay. Kasi si tatay. Yung iba naman, kasi ang Diyos. Bakit ako ginawa ng ganito ng Diyos? Ah, hindi. Walang itinatangi ang Diyos. Tatandaan niyo yan. Walang itinatangi ang Diyos.
Ibig ng Diyos na tayong lahat ay magbagong buhay. Ibig ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Ibig ng Diyos na tayo ay hindi magkulang. Sabi sa aklat ng mga awit, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Kapag si Kristo ang pinili natin sa ating buhay, hindi tayo magkukulang. Malinaw ba? So, huwag nating sisisihin ang Diyos. But the moment you agree with Him, sa sandaling tayo ay sumang-ayon sa Kanya, sumang-ayon sa Kanyang salita, tinanggap natin ang Kanyang salita na walang pasubali at walang pag-aalinlangan, ano man ang sabihin ng ating kapitbahay, pagtawanan man tayo, kotsain man tayo, harangan man tayo ng sibat o itak, kapag si Kristo ang kasama natin, tsak yun. Tsak yun. Tsak yun. Kay Kristo lang. Kay Kristo lang, tiwala ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas, mag-asa ko brothers and sisters, huwag nating kakalimutan ang aral na ito. Ibig ng Diyos na mapabuti at mapaayos ang buhay ng bawat tao. Tatandaan niyo yan. Ibig ng Diyos na mapaayos at mapabuti ang buhay ng bawat tao. Kaya't naparito si Kristo, sabi sa banal na aklat, bagamat siya'y mayaman, siya'y nagpakahirap upang tayong mahirap sa pamagitan niya ay mga siyaman. Kasundan niyo ba yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Di na natin kailangan magpakahirap sapagkat nagpakahirap na ang ating Panginoong Jesus. Hindi maring duplikahin o palitan ang kanyang paghihirap. Nagpakahirap siya upang tayo hanguin sa ating paghihirap. Subalit pinaniwala tayo ng marami na nasa paghihirap ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Di man tayo karapat-dapat iniligtas tayo sa pamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa Kristo's cross.
at sa kanyang muling pagkabuhay. Upang sa pamamagitan noon, ang sino mang sa kanya'y manalig at manampalataya ay hindi mapapahamak. Hindi mapapahamak. Nasusundan niyo ba? Ang tanong sa akin ng isang kausap ko, Brother Mac, kung iyan ay totoo, bakit nasa ganito kong kalagayan? Bakit? Sapagkat ang mita ko, iyan ang pinili mo. Iyan ang pinili mo. Hindi pili ng Diyos yan. May magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat tao. Isang planong tagumpay. Isang planong tagumpay ang plano ng Diyos sa ating buhay. Isang planong may kinabukasan. May mabuting kinabukasan. At kayong lahat na nakikinig ng mabuting balitang ito, ngayong gabi, pakikita ko sa inyo ang plano ng Diyos sa buhay niyo. Nakikinig na kayo? Tasa ang kamay niyo. Ituturo ko sa inyo paano niyo masusundan ang plano ng Diyos na ito. Walang inilihim ang Diyos sa atin tungkol sa kanyang plano. Inihadyag niya ang dakilang katotohanan tungkol dito. At ang ito'y masumpungan ko, tulad ng isang talinghaga doon sa Biblia, sa isang mayaman na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang masumpungan niya ang perlas na yun, pinagbili niyang lahat ng kanyang ari-arian, binalikan ang perlas at kanyang binili. Ibig sabihin, kapag nasumpungan niyo ang perlas at plano ng Diyos na ito, ang lahat ng inyong nakaraan, mahirap man kayo o mayaman, ay baliwala ng lahat. Ang hina niyan. Purihin na lang, Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niyo. Pakinggan niyo ulit. Sabihin niyo, life is what you make it. Ibig sabihin yan, ang buhay natin ay ayon sa inibig natin. Amen? Pag inibig mong magalit, magagalit ka maghapon. Pag inibig mong mainis, mainis ka maghapon. Subalit kapag humarap ka sa lamin na inis ka, makikita mo, napakapangit mo. Anong gusto mo? Pangit o maganda? Kung ganun, huwag kang maiinis, matuwa ka. Matuwa ka. Pagising mo sa umaga, ano man ang iyong kinagisnan, matuwa ka, gumising ka pa. Amen? Ako'y naniniwalang sumasa inyo ang Panginoon. Sapagkat nababasa niyo ang aking sasabihin. Nakikinig ba kayo? So in short, brothers and sisters, kung nasa sa atin ang kapangyarihan na yun, ng uri ng buhay na ibig natin, paano natin mapagbabago ang ating direksyon? Para may direksyon natin doon sa plano ng Diyos. Alam niyo na ba yun? Alam niyo na ba? Gusto niyo malaman? Okay. James chapter 3 verse 6 says, our tongue sets the course of our life. James chapter 3 verse 6 says, your little tongue, ang maliit mong dilang yan, ang siyang nagdedireksyon ng iyong buhay araw-araw. May dila ba kayo? Pakita mo nga sa katabi mo. Kasigaw niyo, dila! Ayan. Tasa kamay niyo. Okay, makinig kayo. Tatandaan niyo ito.
kung anong ibig niyong maging, iingatan niyo ang inyong salitang babanggitin. Napakahirap daw supilin ang dila. Masusupil natin ang maiilap na hayop at maiilap na isda, subalit di natin nasusupil ang ating dila. Subalit ang taong natututong supilin ang kanyang dila ay isang taong ganap at isang taong matagumpay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ulitin ko po ang sabi, sino ko sabi ito ha? Inuulit ko lang sinabi sa Panginoon Kristo, ano mang ipagbawal natin sa lupa, ipagbawal natin sa buhay natin, ipagbabawal sa langit. Ibig sabihin, sasang-ayunan ng langit. Sasang-ayunan ng Panginoon. At ano mang pakawala natin sa lupa, sasang-ayunan ng Panginoon. Amen po ba? In short, kapag sumang-ayon sa ating ang Diyos, tiyak yun. Tiyak yun. Amen ha? Eh kung ganun alam natin yun, eh bakit tayo hindi mag-isip at magplano ng mabuting bagay sa buhay natin at sa buhay ng iba? Bakit hindi? Tatandaan nyo, kapag kasama niyang Panginoong Kristo, walang mahirap na bagay. Walang mahirap na bagay. Sa taong kasama niya ang Diyos, kasama niya ang Panginoon, sapagkat sabi sa Biblia, kapag dalawa lang kayo na magkaisa, nagkakaisa ng isip, nagkakaisa ng puso, nagkakaisa ng uso, nagkakaisa ng pananalig at pananampalataya, one faith, of the same faith, of the same mind, and of the same heart, God will be with you. And if God is with you, and if Jesus is with you, nothing is impossible with you. Amen po ba? Dinadahan-dahan ko ito upang maunawa natin lahat. Tatandaan niyo ito, nasa sa atin ang kapangyarihan na magtuwid o bumaluktot ng ating buhay. Ibig tayong ituwid ng Panginoon. Subalit kung hindi tayo sasangayon, walang mangyayari sa atin. Kung ibig mong manatiling lasinggo, mananatili kang lasinggo. Pero tatandaan mo ito, walang lasinggong tinatanggap sa karya ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At sa kamay niya, ang kapangyarihan ng demonyo, ang kapangyarihan ng droga, ang kapangyarihan ng anumang bisyo sa buhay, ay hindi maaring manaig sa buhay ng taong kaysa ni Kristo. Tatandaan niya. Ito ang palatandaan ng isang taong totoong nanalig na ng palataya kay Kristo at kaysa ni Kristo. Hindi mo na sa kanya makikita ang bahid ng bagong buhay. Hindi na si mga ngatwira na si hindi makalaya sa sigarilyo. Hindi na si mga ngatwira na hindi makalaya sa alak o sa anumang bisyo. Sapagkat kapag pinili niya ang lumaya, palalayain siya ni Kristo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay na sa kamay niyo. Ang isang dapat itanong natin, paano Brother Mike ng aking magulang? Paano yung aking kapatid? Paano yung aking kasawa na ayaw manalig at manampalataya? Ah, may solusyon dyan. Sabi sa Biblia, ikaw na asawang may pananalig at pananampalataya, huwag mong titigilan ipanalangin ang iyong asawa lang pananampalataya. Ililigtas yan ng ating Panginoon. Narinig niyo yun? Kailangan lang magkaroon ka ng isa o dalawang kabalikat kay isa sa panampalataya. Hindi pa bago-bago ang isip. Hindi pa bago-bago ng fellowship. Hindi pa bago-bago ng sinasamahan.
hindi pa bago-bago ang puso. Isang araw, gwapo ang tingin kay Brother Mike. Kinabukasan, pangit na. Iyan ang pananampalatayang susuray-suray. Ang totoong may pananampalataya at kaisa ni Kristo ay hindi nababagabag ng anumang nangyayari sa mundo. Narinig niyo yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Nasa kamay niya. At ito ang tatandaan niyo. Tayo mga Kristiyano na binago ni Kristo ay hindi maring lumayo sa ating kinatatayuan. Ibig sabihin, kaya tayo kinasihan ng liwanag ni Kristo upang tayo magsilbing liwanag sa sanlibutan ito. Hindi maring sasang-ayon tayo doon sa mga sa dilim. Dahil sa paninindigan ng tao na sa liwanag, anuman ang paninindigan noon, kung ikaw ay kasa, kaisa sa kanyang pananagpanampalataya, siya rin ang iyong paninindigan. At kapag nagkaganon, tsak yun. Anuman ating pagkaisahan sa panalangin, ibibigay ng ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, we set the course of our life by the words we speak. Nadidireksyon ang buhay natin sa salitang ating binibitawan. Bibigyan ko kayo ng apat na simple hakbang. Kung ibig nyong magbago, madireksyon ang inyong buhay ayon sa magandang plano ng Diyos. Tatandaan nyo ang plano ng Diyos sa Jeremiah 29:11, isang planong matagumpay. Isang planong matagumpay. God is a plan for you to prosper, not to harm you. Hindi ibig ng Diyos na tayo saktan. Hindi ibig ng Diyos na tayo pahirapan. Hindi yan ang plano ng Diyos sa atin ang tayo pahirapan. Subalit, pinili natin ang maghirap. Pinili natin, desisyon natin yun. Ibig nyo bang masumpungan ang plano ng Diyos? Ibig nyo bang mangyari sa buhay niya ang plano ng Diyos? Okay, apat na D. Apat na D ang iiwan ko sa inyo. D. Hindi kasama ang demonyo doon. The first D is desire. Desire sa loobin. Bibigyan ko ng isang example. Si Brother Raymond Paraiso, magandang halimbawa ho yan. Nang iya'y unang dumating sa akin tanggapan, galing ho sa Amerika, nakabistida, mahaba ang buhok, mataas ang dibdib, may bukol na dalawa, nakalipstick, pati ako napaniwala na siya'y babae. Subalit, sinabi na sa akin ng kanyang nanay. At ang sabi ng nanay niya sa akin, Brother Mike, magbagong buhay lang si Raymond at maging tunay na lalaki kahit mamatay na ako. Nagkatotoo ang sinabi ng nanay ni Raymond. Pagkatapos na magbagong buhay, namatay na nga ang kanyang nanay. Subat hindi siya ng aking tutukuyin si Raymond. Nang dumating yan sa akin tanggapan kasama ng kanyang inay, ditinigilan ng kanyang nanay 10 years ka-prayer request. Number one sa kanyang prayer request, wika niya sa akin, si Raymond ay anak kong lalaki. Magiging tunay na lalaki. Desire. Yan ang desire ng kanyang nanay. Nagkatotoo ang kanyang desire. Nang dumating sa akin si Raymond, di mapalagay sa aking harapan. Alam mo ang taong may karga ng demonyo, di mapapalagay sa harapan ko. Hindi makatingin sa mata ko. Parang ahas na iikot-ikot dun sa harapan ko. Yung kanyang katawan pinaikot-ikot, akala niya madadala ko. Hallelujah. At ang wika ko kay Raymond, kako Raymond, ano ba talaga ang ibig mo? Nagpinto na siya sa akin ng mahaba. Eh, Brother May, kasi niya marami na akong nilapitan, humingi ko ng payo. Lumapit ako sa obispo.
lumapit na ako sa ministro, lumapit na ako sa pari, kapanong payo sa iyo, sang-ayunan ko na lang daw ang nararamdaman ko. Kako Raymond, tatanungin kita, ang isilang ka ba, biyak o bilog? Hallelujah. Ang sabi sa akin ni Raymond, bilog ko. Ngayon sabi ko sa kanya, huwag mo na akong bibilogin. Tatanungin kita, masaya ka ba sa kalagayan mong yan? Hindi po, sabi niya sa akin. Ngayon kako, ano talagang ibig mo? Brother Mike, wika niya, kung matutulungan niyo ko, ibig kong maging ako, si Raymond Paraiso. So ang wika ko sa kanya, Raymond, iyan lang ang ibig kong katsagutan sa tanong. Sapagkat inibig mo, that is your desire, sasamahan kita. Sasamahan ka rin ng Panginoong Kristo. Ikaw lang kako ang bibigyan ko ng pahintulot, Martes at Sabado, tatayo o upo sa harapan ko. Malapit sa harapan ko. At pagkatapos ng gawain, kasunduan nito Raymond, puputulan mo ng 1 inch ang buhok mo. Hanggang sa dumating ang anibersaryo, nakakrokat ka na. Ginawa niya yun. Subalit ako po'y nagulat. Pagkaraan ng 2 linggo dumating sa aking likod, di ko makilala. Naka-cowboy, naka-crocat. Kako sino ka? Ang sabi sa akin, Brother Mike, di mo ko matanda. Ako si Raymond Paraiso. Kako Raymond Paraiso. Siya na nga, si Raymond Paraiso. Ang tanong ko sa kanya, Raymond, di ba kakasunduan natin eh, hanggang sa anniversary, July kami una nagtagpo eh, hanggang sa anniversary kako sa Agosto 20, ang pagputol ng buhok mo, bakit kako inapura mo? Ito ang magandang wika niya sa akin. Wika niya, Brother Mike, magbabagong buhay ka na rin, magbago ka na ngayon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So the first thing Raymond did is to put that desire in his heart. Desire to change. Desire to become the man, the person God had created him to be. When God created you as a man, you are a man. When God created you as a woman, you are a woman. You can never be another person. Amen? You are what you are because you have decided to be what you be. But that is not God's will for you. That is not God's perfect will for you. And so the next day is decision. Raymond Paraiso decided to become the man he is supposed to be. If God the desire, Psalm 37 verse 4 says, delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Tayawin mo, hanapin ang iyong kaligayahan at yak yun, ikaw ay magtatagumpay. Amen. Huwag nating hahanapin ang ating kaligayahan sa droga. Huwag nating hahanapin ating kaligayahan sa kukutikutitap na ilaw. Marami nang nabulag dyan. Huwag nating hahanapin ating kaligayahan sa kayamanan. Marami nang nahilo sa kayamanan. Nahulog sa imbornal. Sabi sa Biblia, command those who are rich not to put their hope in their wealth, for those things are very uncertain. But to put their hope in God, who richly provides us all things we need. Amen. Put your desire, put your hope, put your heart, your mind upon the Lord our God, and He will give you the desire of your heart. Sigaw niyo, desire. Tasa kamay niyo. Desire niyo ba na magbagong buhay? Desire nyo ba na maayos ang inyong sambahayan? Desire nyo ba na maayos ang inyong buhay? Desire nyo ba na makasama ang Panginoong Hesus habang buhay? Desire nyo ba na makapasok sa kaharian ng Diyos? Then that's the first step. The second step is decision.
Now is the day of salvation. Now is the day of changing our lives. Now is the day of walking before the Lord without blame. Ito na ang sandali upang ituwid natin ating buhay. Ito na ang sandali upang tayo magbagong buhay. Bukas ay huli na. Bukas ay huli na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na, kapatid. Ngayon na ang araw ng pagbabago. Ito na ang sandali ng pagtanggap natin ng buhay na walang hanggan. Ang panahon tasan yung dalang kamay. Ang munduhay takwin mo na. Lumapit ka sa may kapal. Di ka ba babahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitain at sasaan, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kaya man ang magkamundo, sa'yo kaya'y magbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tabi, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at magkagawin mo ngayon ang kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Kaya man ang magkamundo, sa'yo kaya magbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay kami, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at magkakamin mo ngayon na kami. Ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na kami. Ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Malinaw ho ba? Ngayon na ang sandali ng pagbangon. Ngayon na ang sandali ng pagbabago. Ngayon na ang sandali ng pananagumpay. Hindi bukas. Nasa kamay natin. Nasa dila mo, kapatid. Nasa dila mo. Ikaw ang magde-decision. Desire, decision. You've got to decide. Now, kung mananalig ka man ng palataya, kung tatanggapin mo si Kristo sa buhay mo, hindi. Sabi sa banal na aklat, ihayag mabuting balita upang sino mang manalig at manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Maliligtas.
Hindi sinabing sino mang maglilipat, palipat-lipat ng relihiyon, maliligtas. Hindi. Walang relihiyon noon. Iisa lang ang Diyos. Iisa lang may likha ng langit at lupa. Iisa lang ang tagapagligtas. Iisa lang ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Walang iba kundi si Kristo Jesus, nating Panginoon at tagapagligtas. Desire, decision. The next is determination. Determination. May desire ka, may decision ka, wala ka naman determinasyon, counting kuntya, counting kantsaw, bagsak. Amen? Counting ulan, bagsak. Kaunting pananakot ng kaaway, bagsak. Kaunting persecution, bagsak ng lalamig. Kapag ginamit natin ang ating pananaw, physical, at ang ating pandinig, physical, at ang ating pakiramdam, kapatid, babagsak po tayo sa ating pananampalataya. Gamitin nyo ang pananaw ng inyong pananampalataya. Use the eyes of your faith. Gamitin niyo ang pakiramdam ng inyong pananampalataya, hindi ang pakiramdam ng ating katawan. Madaya ho yan. Madali hong dayain yan. So you must be determined, sabi sa aklat ni Joshua. Sabi ng Panginoon kay Joshua, Joshua, huwag kang matatakot ni mangangatog ng tuhod. Be determined to succeed and you will be successful. Amen? So magkaroon tayo ng determinasyon, makapasok sa kanya ng Diyos. Sino ang magkakaroon ng determinasyon, makapasok sa kanya ng Diyos? Sa kawan, tumalo ng dito. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Yan ang may determinasyon. Amen. Ang taong may determinasyon, kahit maglakad ng ilang kilometro, makakarating yan. Hindi dahilan ng walang pamasahe. Hindi dahilan ng baha. Amen. No, ako'y nanliligaw, pitong ilog ang aking tinatawid. Kahit baha hanggang liig, naroroon ako. Sinasamantala ko. Kasi pag baha, magkasama kami sa baha. Amen. Kapag ikaw may determinasyon, walang makakaharang sa iyo. And I've got determination to bring the gospel of Jesus Christ to every Filipino. Whether you're a Catholic, a Protestant, a Muslim of any kind, I will bring home the message of love, the message of hope, and the message of eternal life. Ito ang mensaheng kailangan natin ngayon. Amen. Sigaw niyo ulit, determination. Determination. Kaya tayo na rito ngayon for the last 16 years sapagkat tayo ay nagkaroon ng determination. Marami na tayong dinaanan na bagyo, physical na bagyo, at bagyo sa dyaryo, bagyo sa television, na wala na ang mga bagyo, nakatayo pa si Mariano. Purihin natin pa rin. Purihin natin. Bakit? Dahil ba sa talino at lakas ni Mariano? Hindi. Dahil kay Kristo. Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Kaya wala tayong panalangin hihingin na yon na hindi bibigay sapagkat kasama natin si Jesus. Amen? Di ko sinabi yung sinabi ng Panginoon. Wala kong pangakong sa sarili ko. Wala kong sinasabing galing sa sarili ko. Lahat na sinasabi ko ay galing sa bibig ng Diyos. Kapag ito ay galing sa bibig ng Diyos, binabantayan ng Diyos ang kanyang winikat salita upang magkatotoo. At ito ay magkakatotoo. Taas ang kamay niyo. Lahat na naparito at nakikinig ngayon, tsak yun! Magbabagong buhay. Magtatagumpay. Pagyayamanin ng Diyos.
pagagandahin ang kanyang buhay ng Diyos. Amen? Di lang yun. Pagagandahin ang ayos ng kanyang mukha. Amen ba? Hallelujah. Nasa kamay niyo. Sa kamay niyo. Okay, nasa kamay niyo. Kahimik kayo. Pahapayawan ko kayo ng ating mensahe sa ating overnight. It's about grace overflowing. Sabi niyo. Alam niyo kanong ibig sabihin ng grace overflowing? Biyayang umaapaw. Kapag ikaw ay kinasihan ng biyayang umaapaw, kapatid, makaharap mo lang ang tao, aapaw din ang biyaya sa kanya. Amen? Taas ang kamay niyo. Lahat na nakataas ang kamay, aapaw ang biyaya ni Yahweh sa kanya. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Desire, decision, determination. Sabi niyo, desire, decision, determination. Sapat na ba yun? Sapat na ba yun? Paano niyo nalaman? Ha? Kulang pa ng? Nakikinig nga kayo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ito ang napakahirap ang huli. Sapagkat maraming tukso sa paligid. Napakahirap gawin ito sapagkat ang yayabang ng mga tao. Kaya mahirap gawin ang panghuli. Subalit kapag ito'y nagawa nyo, gagwapo kayong tulad ni... Nakailan na tayo doon? Ha? Dalawa? Dalawang pre-request ng answer. Sabihin nyo, Brother Mike, paano mo natitiyak? Sinabi ng Panginoon, kapag tayo ay nagkaisa. Kapag tayo ay nagkaisa at nagsangayon sa isa't isa. Amen? Paano ko nasabi yung nagsangayon at kaisa tayo? Di niya ginagamit ang mata nyo. Aman kayo ng amen. Pag sinabi kong guwapo ako, amen kayo. Sapagkat iyan naman ang totoo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sila mayroon ba niyan? Wala. Kay Ilsaday lang. Amen? Iyan ang biyayang umaapaw. Hindi napipigilan. Amen? Sabi sa isang awit narinig ko, di ko mapipigilan ang buhay sarili ko magpuri sa Diyos. Amen? Amen? Di ko makaya pigilan ang sarili ko magpuri sa Diyos. Amen? Di ko kaya pigilan ang magpuri sa Diyos. Di ko kaya Thank you.
Purihin ang Panginoon. Purihin natin Diyos. So, totoo bang ibig niyong magbagong buhay? Amen! Ibig niyong magtagumpay? Amen! Ibig niyong magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasya? Amen! Ibig niyong makapasok sa karera ng Diyos? Amen! Then, put that desire in your heart. And decide now. Ngayon na, hindi bukas. Sa sandaling marinig mo ang mabuting balitang ito. Ngayon na kapatid, saan ka man naroon, maging nandiyan ka sa bahay mo, titihatihaya. Magdesisyon ka ng sumama sa overnight. Close fight. Close up ka pala. Hallelujah. Tasa kamay niya. Pupuruhan natin itong mananood sa television na ito. Sabihin mo, kapatid, desire. Decision. Determination. Okay, kung ibig mo talagang makasama nito mga taong itong may desire na papasok sa karera ng Diyos, nagdesisyon na makapasok na, at may determination na manatili doon, samahan mo kami sa August 19, 20, may regalo ko sa iyo. May regalo ang Panginoon sa iyo. Lahat na darating sa Lunita, tsak yun, may regalong espesyal ang Panginoon. Kayo ba'y dadalo? Kayo lang ba o may kasama kayo? Sino magsasama ng maraming panauhin? Ayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Ano ang huli? Ha? You've got the desire, the decision, the determination. Ano? Dedication daw eh. Parang love letters in the sand yan. May dedication. Gusto nyo malaman? Nasa kamay? Yung mataas? Baba ang kamay? Taas ang kanang kamay? Lagay ang kaliwa sa tuhod? Ayan. Nakataas ang kanan, nasa baba sa tuhod ang kaliwa. Ayan. Ginagawa niyo ba yan? Sabay talo ng tatlo. Purihin ang kamay na. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay niyo. Huwag ilalaki ng inyong ulo. Huwag ilalaki ng inyong ulo ang sasabihin ko sa inyo. Ito ang kapuna-puna sa El Shaddai sa buong daigdig. Kaya sinasamahan ng mga tanda, himala at kabalaghan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat may disiplina sila sa buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasama niyo, kung ibig niyong tuluyang makapasok at manatili sa karera ng Diyos, matuto tayong disiplinahin ang ating sarili. Self-discipline. Sabi sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, unang Timoteo, kabanatang, ano ba yun? 7. For God did not give us the spirit of timidity, but of power, of love, and of self-discipline. Self-discipline. Narinig ba yun? Sabihin niyo, self-discipline. Bibigyan ko isang halimbawa tungkol sa self-discipline. Ang sabi sa akin na akin, doktor, ako po ay mabypass at pagkatapos ng check-up ko, wika niya, Brother Mike, hahaba pang buhay mo. Susundin mo lang niya ang payo ko. Kakudo ka niyo. Pagkatapos kumain ka sa tanghali, kahit marami kang bisita, matulog ka. Kaya sa ating tanggapan, inaabot sila ng 5:00 ng hapon, naghihintay. Bakit? Natutulog si Brother Mike.
Gusto niyo bang humaba ang buhay ni Brother Mike? Kung ganun, huwag i-isturbin sa pagtulog. Amen ba? At huwag ka pa sa akin ang doktor, huwag ka nang kakain ng karne. Kakudok ano na lang, gulay at isda na lang. Nung una, mainit ang ulo ko. Ako'y pinakakain doon sa San Francisco ng aking may bahay, gulay at isda, wala pang asin. Matabang. Ang sabi sa akin may bahay, kainin mo yan, gusto mo ba ang buhay? Sabi ko, hindi hahaba ang buhay ko sa ganyan. Mainit ang ulo ko. Aleluya. Hindi nila alam gagawin nila sapagkat kung sino susundin, yung doktor o ako. Ayan. Pero kinabukasan, sabi niya, o yan, karne, gusto mo. Kumain ka ng karne. Naalala ko yung sinabi ng doktor. Sabi niya, Brother Mike, gusto mo habang buhay mo, gulay ka lang sa Krista. So ang daming karne doon na hinain, kakunasan yung gulay. Hindi kanya maintindihan, kako yung gulay ang hinahanap ko, huwag niyo nang intindihin. Buhat noon, gulay na lang. Kaya tingnan niyo. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasakabay niyo. Sigaw niyo, self-discipline. Sinabi ng nakatayo, umuupo. Anong klaseng disiplina yan? Kita niyo? Kasi, ano tayo magtatagumpay? Walang disiplina sa buhay. Amen? Sinabi ng idodrawing, sariling drawing, sariling kamay, bumibili ng mga ginawa dyan. Ano, idodrawing pa kayo ng sariling kamay? Kahit na anong direksyon niya, basta sa kamay niyo. Amen? Total, maintindihan niyo yan, kahit hindi ko maintindihan. Siguruhin nyo lang na cross yan. Baka X ang lumabas dyan. Amen? Gagawin nyo ba yun? Iyan ay may disiplina. Amen? Kasa kamay nyo. Alam nyo, pinagtatawanan tayo sa buong mundo. Bilo mo ba naman doon sa Los Angeles, sa loob ng convention center, nakabukas ang mga payong. Mga sira talaga, no? Tumakatagal sa dahil nito. Pero tingnan nyo naman mga katotoo nila. Pag-uwi nila, hindi lang payong ang inabutan. Ha? Bustong takal, siksik, liglig, umaapong hindi yan. Amen? Disiplina, sabihin nyo. Disiplina. Self-discipline. Self-discipline. Gusto mong magkaroon ka ng figurang 24, 18, 24? Kaya mga tinatamaan yan eh. Yan ang mga walang disiplina. Magpapasting ang isang araw yan, pero pagkatapos ng fasting, walang tigil. Hallelujah. Sabi yung self-discipline. Oh, pakikita ko pa yan. Pagyayamangan ko pa kayo. Yabangan ko pa kayo. Dichining up ako ng aking doktor. Sabi ng doktor, wow! Sabi niya, ang ganda niya ng takbo ng puso mo ngayon. Ikaw ba niya nag-i-exercise araw-araw ka? Look, sinabi mo yun eh. 45 minutes every morning, up and down the mountain, naglalakad ako. Yung ating mga disciple na katulong, medyo duty sa akin, hinihingal. Hinihingal. Hallelujah. Ngayon, sabi ng doktor, ba, magaling. Ako, Dok, ang taong kaysa ni Kristo, walang sinasabing, I cannot. Always I can. Narinig niyo? If any man be in Christ, his word is always I can. Sabihin niyo? Ulitin niyo? Sa lumang buhay, kapag tayo ay may pinagagawa sa ating bagay na bago, sasabihin natin, I cannot. Di ko magagawa. Di ko kaya yan. Ang ngayon hindi, magagawa natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo Jesus nating Panginoon.
makikita niya yan. Magagawa natin kapag kasama natin si Jesus. Amen? So, ulitin nyo, self-discipline. Naho, yan ang napakahirap gawin ng tao. Ano? Sinabi na ng Diyos, iba naman ang ginagawa ng ikaw lamang, Jesus, ang aking itatangi sa aking puso. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ako'y maghihintay na mayroon pananabik sa iyong muli pagbabalik. Amen. 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 Hallelujah. Glory to God. Joyful water. Joyful water lang muna. Ipatay tapos sa ating gagawin para sa ating mga hihingin ngayon. Ibig nyo bang dagdagan pa yung tatlong kahilingan? Okay, labas muna ang joyful water. Joyful bang tatak niyan? Hallelujah. Ayan yan. Hindi joyful yan.
Kitang-kita ko yan. Sige, bigyan nyo, katabi, bigyan nyo ng isang joyful water yan. Yung walang joyful water. Yan na nga lang ang negosyo ko, hindi pa nyo binibili yan. Hallelujah. Tubig na nga lang negosyo ko. Sabi nung nakinig ng isang minsan sinabi ko, sabi, oh, sinabi ko na nga ba, negosyo ni Brother Mike yan eh. Ay, hindi, sa kooperatiba yan ng El Shaddai. Ako lang ahinti nila. Pero lahat na bibili niya, pinagpapala. Niwala kayo? At saka hindi, pinaghihimala ng Diyos yun. Niwala kayo? Sabi sa Biblia, ginagamit ng Diyos mga bagay na walang kwenta, walang halaga. The despised, the lowly, in small things, the things that are not. Sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 27 to 30. Kaya hindi maunawaan ang marunong yan eh. Kasi ang ibig ng Diyos, gusto niyang gulatin ang marunong. Gusto niyang hiyain ang marunong sa mundo ito. Di maunawaan ang simpleng pagkilos ng Diyos sa mga ordinaryong tao. Amen ba? Amen. Hindi ko galit. Hindi ko galit. Lasing lang ako. Lasing lang ako sa Espiritu ng Panginoon. Kapag nakikita ko ang mga tao nagkakaisa, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni El Shaddai, sa ngalan ni Yahweh, Jack you! Answer prayer tayo lahat. Tasa ang tubig. Sabihin mo, joyful. Joyful. Water. Water. Lahat. Lahat. Nainom. Nainom. Sa iyo. Sa biyaya. Sa biyaya. Ng Espiritu. Ng Espiritu. Santo. Santo. Malalasing. 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 Sa kabutihan. Sa kabutihan. Kagandahan. Kagandahan. Ng loob. Ng loob. Ng Diyos. Ng Diyos. Niwala kayo. Yes. Sigaw niyo, tubig. Tubig. Sa ngalan ni Jesus. Ikaw ay dadaluyan ng kanyang biyaya at kapangyarihan upang baguhin ang buhay ng taong iinom sa iyo. Anong sagot ng tubig? Biro mo yan, tubig, sumasagot. Hallelujah. Okay, buksan ang isang bote. Nandiyan pa ba mga kaparis nyo? Okay. Hindi ko sinasabing inumin. Buksan lang. Kita nyo yan? Matuto kayong disiplinahin, ha? Yan. Buksan lang. Nabuksan na ba? Yan. O, mahirap daw buksan. Sinabi lang walang mahirap sa karyeran Diyos, eh. Paano mabubuksan niya? Mahirap daw. Kagatin nyo. Para mabuksan niya. Okay, para sabay-sabay. Bukas na ba? O, itangas yung buting bukas na. Okay. Mag-formulate kayo ng triangle na tatlo. Ayan. Yung tatlong pares ulit. Ayan. Okay. Itapat nyo ang buting bukas at tubig sa ulo ng kasama nyo. Huwag nyo bubuhusan. Itapat nyo lang. Ayan. Tapat nyo doon. Itapat, hindi patong. Ayan. Nakatapat na ba yan? Bukas ba yan? Okay, itagilid nyo patungo doon sa kanyang noo. Huwag nyo munang bubuhos. Bibilang ako ng tatlo, papatakan nyo lang ng konti, baka malunod yan, ha? Okay, itapak nyo yan. Okay, maingay, para marunig yung instruction ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, sabihin nyo, narinig mo ba ang mabuting balita? Anong sagot? Nanalig ka ba sa mabuting balita? Anong sagot? Tinatanggap mo ba ang mabuting balita? Anong sagot? Binubuksan mo ba ang iyong puso sa mabuting balita? Anong sagot? Inaanyayahan mo ba ngayon si Jesus sa iyong puso? Anong sagot? Tatanggapin mo ba ang bautismo sa tubig ngayon? Anong sagot? Tatalikan mo na ba ang buhay mong luma? Anong sagot? Itatakwil mo na ba ang masasamang gawa? Anong sagot?
Babaguhin mo na ba ang iyong dila? Anong sagot? Kung ganon, sabihin nyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, binibinyagan kita sa tubig. Buhusan mo ang tubig. Tatlong patak. Okay. Ayan. Itaas ang inyong buti ng tubig. Tagumpay ba kayo? Pakinggan nyo ang sinabi sa banal na aklat. Ang sino mang manalig at manampalata at mabautismuhan ay maliligtas. At di lang yun. Di lang yun. Tasa kamay nyo. Ang sabi ng Panginoong Kristo, lahat ay maliligtas. Bibigyan ko ng tanda. Tanda ng Espiritu ng Kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, ang inyong makamay, dadaluyan ng kanyang kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, sino mang mapatungan yung kamay na may karamdaman, pagagalingin ng Panginoon. Aniwala ba kayo? Okay, kasang tubig muna, sa tubig muna tayo. Sige, Yuli, tubig. Ako'y nauuha. Anong sagot ng tubig? Anong amen? Ang sagot ng tubig, lumago ka lang isa para mawala ang uhaw mo. Ayan. Nakalagok na ba? Isa lang. Okay, sara na yan. Babala natin ang ating mga tubig. Hallelujah. Papapanood sa television, pagkatawan na naman tayo. Hayaan nyo yan. Basta tayo masaya sa feeling ni Jesus. Amen ba? Okay, taas ang kamay. Kamay. Ako, umiinom pa ng kalalim-lalim isa dun. Sabi ng isang lagok lang, naubos isang buti. Hallelujah. Bagay lang kamay. Bakit may nakatas ang buti doon? Kamay na lang. Bagay ang buti. Bagay ang buti niya. Okay. Kamay, sapagkat gagamitin natin yung kamay ngayon. Baba ang mga buti. Palayain ang kamay. Baksan nyo. Okay. Harap doon sa tatlo ulit. Okay. Five. Give me five. Oh, sige. Tuloy yung palang papa. Jesus, pinalalaya kita sa lahat ng uri ng karamdaman. Sa ngalan ni Jesus, pinalalaya kita sa lahat ng katamaran. Sa ngalan ni Jesus, pinalalaya kita sa lahat ng kahirapan. Sa ngalan ni Jesus, pinagpapala ko ang iyong palad. Buhat ngayon, anuman ang iyong hawakan sa ngalan ni Jesus, susundan ng tanda, himala at pababalaghan. Anong sagot? Ano sa inyo? Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin. Glory to God, glory to Christ Jesus. O, kita niyo na? Kita niyo na? Ano, enjoy ba kayo? Naniniwala ba kayong may himalang nangyari sa buhay niyo? Utas ang kamay nyo. Tatandaan nyo ito. Buhat ngayon, ipagbawal nyo sa buhay nyo ang gawa ng demonyo. Buhat ngayon, ipagbawal nyo sa buhay nyo ang katamaran. Buhat ngayon, ipagbabawal nyo sa buhay nyo ang inis. Buot. Galit. Hinanakit. Ang papayagan natin at pahintulutan natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang katuwaan na galing sa Diyos. Kahinahuna na galing sa Diyos. Kababaang loob na galing sa Diyos. Pagpipigil sa sarili na galing sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Bitawan niyo yan. Sa ngalan ni Jesus, pinalalaya natin sa kuko ng kaaway ang kapatid natin yan.
Sa ngalan ni Jesus, lumaya ka. Sabihin nyo. Sabihin nyo, sa ngalan ni Jesus, lumaya ka. Okay, bitawan nyo, malaya na yan. Bitawan nyo. Oh, hayaan nyo sumayaw siya. Ayan, nalasing eh. Nalasing. Hallelujah. Sigaw nyo, hallelujah. Hallelujah. Sigaw nyo, hallelujah. Hallelujah. Malaya ka na. Malaya ka. Sa ngalan ni Jesus. Malaya Jesus. Amen. 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 Okay, labasan nyo mga prayer request. And let's give Him thanks. With a grateful heart. Sumigaw ng malakas sa lahat. Okay, yakapin na niyo ang prayer request. Ay sama-samang manalangin. Ika natin, dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Diyos ni Abraham, Isaac, at ako. Sa ngalan ni Jesus, ang bugtong mong anak. Sa tulong, biyaya, kapangyarihan, ang Espiritu Santo, kaloob mo sa akin. Ako po'y kauspusong nagpapasalamat sa mabuting balita na aking narinig. Ako po'y kauspusong nagpapasalamat sa katugunan ng aking tatlong kahilingan. Panginoon, ako po'y hihingi pa ng isa. Sa ngalan ni Jesus. Okay. Mag-isip kayo ng isang bagay na mahalaga. Sa bilang kong tatlo, isisigaw nyo ng malakas.
Sasamahan ko kayo tulad ni Eli kay Hannah. Nang isisigaw niyo, loobin nawa, ibigay sa inyo ng ating Diyos Sama. Sa bibig niyo, isisigaw galing sa puso niyo na binago ng ating Diyos dahil sa mabuting balita na ating narinig. May naisip na ba kayo? Okay. Isa, dalawa, tatlo. Babangay mag-pre-request. Asan yung kamay na malaya? Purihin ang Diyos na dati. At isa niyo. Itas ang kamay yung parap dito. Sabihin niyo, grace overflowing. Pag-ilayan nyo ang salitang yan. Pagdating ng ating overnight, sa ating 16 years of grace overflowing anniversary sa Lunito, lahat na taong kakamayan nyo bukas hanggang sa ating pagtitipon, idalangin nyong maisama nyo sa Lunito. Amen! At kapag nagtagan nyo, grace will overflow sa ating lahat. Amen ba? So hanggang sa darating na Sabado, August 19 hanggang 20, happy birthday sa inyong lahat. Pagpalain tayo at samahan ang ating Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako magagama. Di ako magagalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilo. Ating napakinggan ang mensahe po ng Panginoon kung saan ang panalangin hindi matatanggihan ng Diyos ay ang panalangin ng sama-sama. Sama-sama mga anak ng Diyos na may pananampalataya, pananalig, nagkakaisa sa isip, sa puso at damdamin. Ang anuman daw na pinalaya sa langit natin dito sa lupa ay panalangin ng sa langit. Ibig sabihin, anuman ang ating mapagkasunduan dito sa lupa, approve kay Lord. Basta mabuti sa ating buhay. Amen. At hanggang sa Sabado darating po sa ating pong 16th year anniversary, magsama-sama po tayo upang tanggapin natin ang overflowing grace na galing sa ating Yahweh El Shaddai. Huwag po nung kalilimutan, sa darating kong Sabado, overnight, makasama uli natin ang ating servant leader, Brother Mike Bilarte, at ang ating pong mga panauhin. Hanggang sa muli po, Brother Resi Talayang Bulaman. Si Sir Dulce po ito nagsasabing mahal tayo ng Diyos. Amen. Sa ilo, sa ilo.